Hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Mahirap kausapin at di pa namamansin. Di mo ba alam ako'y nasasaktan? Ngunit di bali na basta't malaman mo na. Mahal kita, hindi ito wala. Ngumiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, hindi ito wala. Sumagot ka naman, wag lang ewan. Sana naman itigil mo na yan. Kakasabi ng ewan at anong bola na naman yan. Bakit ba ganyan? Binatay di alam na ang ewan ay katulad na rin ng oong inaasam. Mahal kita, hindi ito bola. Umiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, hindi ito bola. Sumagot ka naman, huwag lang ewan. Mahal kita, hindi ito bola. Sumagot ka naman, huwag lang ewan. Sumagot ka naman, huwag lang ewan. Yung awitin na yon ay nilikha ni Louie Ocampo at ni Rowena Arrieta. Siguro mga 10 taon na ho nakalilipas. Ngayon pong gabi, maaring yung aming tatlo pong bisita ay hindi nyo masyadong kilala o maaring namumukaan nyo, ngunit hindi kayo sigurado kung sino sila at kung sino-sino yung mga pangalan, kung ano-ano yung mga pangalan nila at kung ano-ano yung mga boses nila. Ngunit ang sigurado ako, mahuhusay silang tatlo. Si Mika ay umaawit sa Silahis Hotel. Si Mara Seguerra, maaring hindi po siya related kay Aisa. Ngunit kung narinig nyo na ho yung mga bagong Nescafe na mga commercials, isa siya dun sa mga tatlo na umaawit doon. At si Baron Barber, palagay ko kilalang-kilala nyo na. Meron siyang kilalang-kilalang awit na da 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 di da 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 di da 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 da. Ngunit hindi niya ho aawitin ngayong gabi. Meron pa akong alam tungkol diyan kay Baron eh. Siya ho yung umawit ng I need my Milo today. Yun hong lalaking version. Pero hindi ho ba tunog bata? Okay, so dyan lang ho kayo. Umiti ka man lang sana, ako'y nasa langit. Chopsticks. Palagay ko, narinig nyo na ilang beses dito yung tinugtog at ilang beses tinutugtog ng mga bata. Ngunit, hindi ko kilala kung sino ang nag-compose nitong chopsticks na to at kung bakit chopsticks tinawag. Alam nyo ho, yun ay tinutugtog lamang sa dalawang forefingers, ito, hintuturo, or dun sa maliliit na fingers vertically on the piano, katulad nung ginawa ko kanina. Dahil hindi ho talaga nanggaling yan sa, ang reference niya na hindi dun sa chopsticks na ginagamit ng Inchik. Kung hindi, dahil ang reference niyan sa French and German, ang title
ay ibig sabihin cutlets. So the motion of chopping. Parang nagcha-chop po ng ano ba yan, lutuin or whatever. Kaya chopsticks ang tawag ho dyan. Ngayon, kala natin ganun-ganun lang yung melodyang yun, ano? Ginawa na ho yan ng variations ni Borodin, ni Rimsky-Korsakov at saka ni Liszt. Can you imagine? Tagal-tagal na pala nung melodyng yon. Hanggang ngayon tutugtog pa rin ng mga bata at saka matatanda tulad ko. Mga kaibigan, kung nakikinig ho kayo ng jazz music, malamang narinig nyo na ho itong awiting ito. Ta di di da 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 di da da. Likha po ni Boy Katindig. At kung hindi kayo sigurado kung sino umawit niyan, ngayon makikilala niyo siya. Mga kaibigan, si Ginoong Baron Barbers. As long
Maaring naalala niyo yung commercial na yon. Itong susunod namin panauhin ay una pong lumabas dun sa commercial na yon. Maaring mamumukaan niyo siya. Maaring maaalala niyo yung kanyang pangalan. Mga kaibigan, si Mika. Marami rin mga awit na walang apelido. Hindi ko tatanong kung anong apelido. Mga tunay mong pangalan, ikaw ay kilala lamang sa pangalang Mika. Parang ano, no? Parang mystery girl. Teka, ano ba ang pagkakaiba ng repertoire? Yung mga inaawit mo sa isang malaking concert at saka sa pwesto. Anong pagkakaiba? Well, sa pwesto kasi, yung mga karaniwang inaawit ko yung mga standard songs. Dahil? Kasi yun ang iba-iba usually ang pianista ng mga singers. And you have to have a common song. That's true. Uh-oh. Kaya kailangan yung mga standard songs. At saka yung pumunta ng pwesto, yun yung parating merong... yung mahilig pumunta doon at meron silang talagang gustong pakinggan ng gustong pakinggan. Awit. Yung mga lumang tugtugin. Lumang tugtugin. At sa concert naman. Sa concert naman, kailangan mong awitin yung mga mabibilis. Yung mga tipong may kasamang sayaw. Pambata. Paano to? Di parati kang nagsishift from standards to pop? Yeah. You also ganun do... nangyayari. Pagka nag-guesting ako,
lagi kong kinakanta yung mga top 40, light jazz. Pagka pwesto naman, standard songs. Pero nag-OPM ka din? Madalas. Are you into recording now? Magre-recording ka ba? Yeah, it's under negotiation na. Kung magre-recording ka, kaninong awit ang gusto mong isaplaka? Isaplaka, nako. Of course, ang aking idol na composer, aside from you, of course, no? Sasabihin mo ako, hindi pwede yung sinasabi dito. Outside the studio lang. Okay, sige. Si Louis Ocampo. Aha. Oh, Louis Ocampo, narinig mo yan. Baka malimutan mo yung pangalan mo pag nakilala mo si Mika. Teka, isa pa magandang awitin, ha? Sky.
sky with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Nobody knows. Wind that speaks through the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. If I only had words, I could say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Oh, Gingy. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'll let you go your way if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'll be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Yes, I do, baby, yes, I do. I'd let you go your way if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'll be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, Gingy. Without you, Gingy. Without you, my Gingy. Baron Barber po. Ito pong susunod nating panoorin ay isa sa maituturing natin na baguhan sa industriyang Pilipino, music industry. Ngunit siya ay napakagaling po. Sa katunayan, kinuha siya ng isang leading sponsor kasama ng dalawa pang babae to be a sort of parang trio. Ngunit bago po siya pumasok dito sa pag-awit,
siya po ay isang kilalang lady disc jockey or lady radio announcer. Kung hindi niyo kilala yung boses niya sa pagsalita, mga kaibigan, ipinakikilala ko sa inyo si Mara Seguerra. True love, true love.
balik ho tayo dito. Kasama ho natin dito si Baron at si Mara. Baron, may tatanong ko sa'yo. Taga Baltimore, Maryland ka. At ngunit bago ka pumunta dito sa Pilipinas, yung base mo sa Japan, no? 8 taon ka yata doon. Bakit ka... pardon me for talking Tagalog. I think you understand. Pero okay lang. Why did you decide to make Manila your base? Well, Ryan, in the 8 years I spent in Japan, I worked with lots of musicians from all over Asia. Koreans, Taiwanese, Japanese musicians, and of course Filipinos. And I was so impressed with the musicality of the Filipino and the soul that I got lots of invitations to come here, and I decided to come here and check out the source of the sound, you know. Kailan ka dito pumunta? When did you come? 1982. That's a long time matagal ago na. Matagal na. What makes Filipino songs different? Filipino music for you? How can you say that a piece of music is Filipino, being a foreigner? Medyo siguro mas makikita mo yung iba ang ibang tunog, no? How? Uh-oh. What I can say is really characteristic of the Filipino sound is the sincerity and the soul. And as you know, I'm an expert on soul. I was about to say, hindi ba, talking about soul, hindi ba, no? Bakit ganon, no? Masasabi mo. So, well, thank you for that. Mari, bakit mo binitawan ang pagiging radio announcer? Kasi maliit yung bayad doon eh. Eh bakit? Ngayon sa pag-awit. Maliit pa rin. No, actually, when I was still in radio, I didn't feel right. There was something that I wasn't doing. You know, that's the way I felt. So, actually, I had no choice in the matter. I wasn't happy there. It wasn't the money. Especially, even now in singing, kahit wala naman sa pera yun eh, pero kahit hindi ako binabayaran ng malaki, I'd like to sing. Pero syempre, mas maganda yung malaki yung bayan. Syempre. No, tinanong ko yan dahil about 20 years ago, nag-audition ako para maging isang radio announcer. Ano nangyari? Sa ABS-CBN. Hindi ako nakuha. Teka, isang napakagandang duet na actually solo, isang awiting solo song for solo na inilikha ni Paul Williams, I Won't Last a Day Without You, to be performed by Baron and Mara. Day after day I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. Seems to be without a friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you always smile. It's all I can't take all the madness.
not unkind, just hard to find. One look at you, and I know that I could learn to live without the rest. I found the best when there's no getting over that rainbow. And when the smallest of dreams won't come true, I can't take. This time we almost made the pieces fit, didn't we, girl? This time we almost made some sense of it, didn't we, girl? This time I had the answer right here in my hand. Then I touched it and it had turned to sand. This time we almost sang our song in tune, didn't we? This time we almost made it to the moon, didn't we, girl? This time we almost made our poem rhyme. This time we almost made that hard climb, didn't we almost make it this time. This time I had the answer right here in my hand. Then I touched it and it had turned to sand. This time we almost sang a song in tune, didn't we, girl? This time we almost made it to the moon, didn't we, girl? And this time we almost made
poem rhyme. And this time we almost made that long hard climb. Didn't we almost make Hi! One of the very rare times na nakakaawit ako dito ng Ingles. Isa pong awitin ni Jim Webb. Isa ho siya dun sa mga paborito kong manlilika ng awit noon. Ngayon ay magpapasalamat po ako sa aking mga panauin, si Mika, si Mara, tsaka si Baron sa pag-dabas nila dito sa musikahan. At sa inyo na rin ho, maraming salamat. Isang linggo, napakaganda po ng episode. Di ko alam kung bakit kaganyan, mahirap kausapin at di pa namamansin. Di mo ba alam ako'y nasasaktan, ngunit di ba linabas na malaman mo na, mahal kita, hindi ito bola. Umiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, hindi ito bola. Sumagot ka naman, wag lang ewan.